Umaaray naman ang mga nagtitinda ng isda dahil sa matumal daw na nilang benta. Kumonti raw kasi ang mga bumibili dahil sa mataas na presyo. May mga gulay namang nagmahal pero meron ding nagmura. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa Kamuning Market sa Quezon City, nasa 50 pesos ang itinaas kada kilo ng mga isda. Nagrereklamo tuloy ang mga nagtitinda na halos wala nang bumibili. Matumal eh. Oo nga, matumal. Eh kasi mahal na araw, mahal na masyadong mahal eh. Pero di ba sir, kapag Holy Week, karaniwan isda hinahanap ng tao? Isdang mura, yun ang hinahanap nila. Pagka mahal na, ayaw na rin nila eh. Anong ba mura ngayon? Wala nga eh. Kunti mong galunggong 130, 140 na puhunan. Nasa 120 pesos ngayon ang galunggong mula 70 hanggang 80 pesos. Ang lapu-lapu, halos doble ang presyo sa 350 pesos. 160 pesos naman ang kilo ng bangus Pangasinan at Tambakol mula sa karaniwang 100. Ang tilapia, 100 pesos mula 70. Nasa 280 hanggang 300 pesos naman ang dalagang lapad na dati 180 pesos lang. Mataas din ang hipon sa 400 hanggang 450 pesos mula 320. Nasa 220 naman ang pusit na dating 180. Pati ang gulay, bahagyang tumaas ang presyo ngayon pero meron din namang bumaba. Konti lang, mga hanggang 10 lang. Kasi di ba magpe-PS, magmamahal na araw tayo. Walang biyaheng dumarating kaya magmamahal yan. Mahigit doble ang presyo ngayon ng bawang na nasa 170 pesos ang kilo. Ang broccoli, 130 mula 80 pesos. Nasa 55 naman mula 40 pesos ang talong. Bumaba naman ang presyo ng cauliflower, carrots, sibuyas, patatas, kamatis, pechay bagyo at repolyo. Mav Gonzalez, GMA News.